Now, let us discuss exponent and radical. So, ito yung part 2 ng basic algebraic expression. Okay, so we're going to discuss the laws and properties ng exponent and radicals. Okay? Now, let us discuss exponent properties. So, kailangan natin pag-aralan muna itong mga properties na ito para hindi tayo mahirapan sa pagsagot ng mga problem mamaya. Okay, so yung una, yung a to the n, equivalent sa n factors of a. So, ang ibig sabihin nun, kung ilan yung exponent mo, ganun kadami mo imumultiply yung variable mo. Okay, so let us say, given ka ng a cube. So, ang a cube, ibig sabihin, tatlong beses mo daw imultiply si a. So, ang a cube ay equivalent sa a times ng a, okay, times ng a. So, tatlong beses mo yung multiply si A. Yun ang equivalent ng A cube. So, let us say, 3 squared naman ang given sa'yo. So, ibig sabihin nun, dalawang beses mo yung multiply si 3. So, magiging 3 times ng 3. Okay? So, that is equivalent to 9. So, ang 3 squared mo ay equal sa 9. Okay? So, another one. So, properties niya, A to the negative N. So, paano naman kapag ang exponent ay negative exponent na, yun daw ay equal dun sa reciprocal niya para maging positive yung exponent niya. So, ang a to the negative n is just the same as 1 over a to the n. Okay? So, let us say you are given a to the negative 2. O, yan. So, yan ay equal sa 1 over ng a squared. So, magiging positive na yung exponent niya. Okay? So, kung ipapanik mo ulit yung a squared niya sa numerator, ang magiging equivalent nun ay a to the negative 2. So, ibig sabihin, kahit anong variable ang nasa denominator mo, pag pinanik mo sa numerator, ang daladalang exponent dapat nun magiging negative kapag inakyat mo siya sa numerator. Okay? So, another one, any variable raised to 0 ay equal to 1. So, ibig sabihin, lahat ng exponent kapag 0, lagi ang equivalent nun ay equal sa 1. Okay, so yan yung mga properties na kailangan mong tandaan. Another one, for n and m are integers and a and b are real numbers. So, let us say you are given a to the m, a to the n. Ang equivalent niyan ay a to the m plus n. So, ina-add mo lang yung exponent niya kapag parehas ng variable. So, let us say a squared plus times ng a cube. Okay? So, i-multiply natin. So, you copy the variable kasi pareha sila. Tapos, tsaka may i-add yung exponent na 2 plus 3. So, the magiging 5. So, ang a squared times ng a cubed, that will give you a to the 5th. Okay? So, totoo lang yan kapag parehas ng variable sila. Okay? E, paano kunyari? Let us say, 3 squared, okay? Times ng 3 cubed. Oh, yan. So, ganun ulit. Dahil pareha sila ng variable na 3. So, kakopy mo yung 3 na yun. And then, you just add the exponent. So, 2 plus 3. That will give you 5. So, 3. Yung 3 squared na yan times mo ng 3 cubed. That will give you 3 to the 5th. E, paano kapag kunyari 3 squared, okay, times ng 2 cubed. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan kasi magkaiba sila ng variable. 3 ang gamit dito, tapos 2 naman yung isa dito. So, ang gagawin mo, para mapagsama mo yan, kailangan isimplify mo yung 3 squared tsaka yung 2 cubed na yun, tapos tsaka mo i-multiply and that will be the answer. Okay? So, ang ruling dito, kailangan parehas ng variable yung daladala nung may mga exponent data na yun. Okay? So, another property, quantity a to the n times ng exponent m. So, ang ginagawa, minumultiply mo lang yung exponent na yan dun sa loob ng variable na may exponent. Kaya, ang kalalabasan ng a to the n quantity to the m na yan ay equal to the a to the mn. Okay? Minumultiply mo siya. Okay? So, dito naman, sa pangatlong property, AB quantity to the M. So, ang ginagawa, dinidistribute mo yung exponent na yun sa bawat variable, which is equal to A to the M, B to the M. Okay? So, ganun din, quantity A over B to the M.
So, ang gagawin mo ulit, i-distribute mo yung exponent na yan sa bawat variable. Kaya magiging a to the m over b to the m. As long na ang b mo ay not equal to 0. Kasi sabi nga natin kanina, kapag 0 ang denominator, magiging sagot mo ay infinity or undefined. Okay? So, another property. So, a to the m over a to the n. So, ang ginagawa, you copy the variable, which is a, and then sinusubtract lang yung exponent niya kapag division ang ginagawa ng mga variable dun. So, kaya magiging m minus n. Or, it's just the same as a to the 1 over n minus m. Okay? As long that a is not equal to 0. Okay? So, dito, ang ginagamit ni usual na formula ito. So, wag mo nang gamitin itong isang formula na ito para hindi lalo maging komplikado yung solution mo. So, usual na ginagamit ay itong a to the m minus n. Basta ang usapan, kailangan parehas ng variable yun. So, hindi pwede magkaiba ng variable yun. Let us say, 3 squared, okay, over 2 cube. Okay, 2 cube. Hindi mo yung pwedeng gamitin yung property na yan kasi magkaiba sila ng variable. 3 yung gamit dito, 2 yung sa baba. So, hindi mo pwedeng pagsamahin yung exponent ng dalawa na yun kasi magkaiba sila. So, ang gagawin mo, isisimplify mo muna yung numerator mo, tapos yung denominator mo, tapos tsaka mo i-divide, and then that will be your final answer. Basta ang usapan dito sa property dito sa data dito, kung ano yung sinasabi niya sa iyo, dapat yung variable ay parehas. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga pinag-aralan natin kanina. So, sa example number 1, simplify using exponent properties and express answers using positive exponent only. So, sa part A, 3a to the 5th times and 2a to the negative 3. Sa part B, 6x to the negative 2 over 8x to the negative 5. And then sa part C, negative 4y cube minus the quantity ng negative 4y cube. And then sa part D, 2a to the negative 3b squared quantity to the negative 2. And then sa part E, 2a over 3b quantity squared. So, kailangan na makuha natin pinaka final answer natin dito, lahat ay puro positive exponent. Dapat naka-express yung sagot natin na naka-positive exponent. Okay? Okay, let's answer this problem. So, sa part A, pinamumultiply yung 3a to the 5th times ng 2a to the negative 3. So, ang gagawin mo, para masundan natin yung formula kanina sa properties, dahil magkaiba ng coefficient na dala-dala itong mga variable natin. So, unang muna natin gagawin, yung 3, imumultiply mo muna sa 2, kaya naging 3 times 2. And then, yung a na yon dahil parehas naman sila ng variable na ginagamit, you just copy the a, and then you just add the exponent. Kaya naging a to the 5 plus nung negative 3. Okay? So, 3 times 2, that will give you 6. And then, etong positive times negative, that will give you negative, di ba? So, kaya, ang kinalabasan, a to the 5 minus 3. Okay? So, 6 times ng a squared na ang lalabas dito kasi 5 minus 3 ay 2. So, 6 times ng a squared, that will give you 6a squared. So, that will be our final answer. Okay? So, tama yung sagot kasi naka-positive exponent yung sagot na nung variable natin. Okay? So, sa part B, 6x to the negative 2 divide mo daw ng 8x to the negative 5. So, ang una, itong coefficient na 6 and 8 na yan, i-divide mo muna. So, ilalabas natin, magiging 6 over 8, tapos parehas na variable x na yan, di ba? So, you copy the x, and then, di ba, ang ginagawa natin, sinusubtract mo yung exponent kapag nagdi-divide yung variable na yun. So, kaya, negative 2 minus ng negative 5. Okay? So, dito, you copy the fraction, which is 6 over 8, and then x, diba, ito negative times negative, that will give you positive. Okay? Sa law of negative. Kaya magiging x to the negative 2 plus 5. Okay? Tapos ang negative 2 plus 5, that will give you 3. Okay? Kasi magiging 5 minus 2 yun, ang equivalent kapag binaliktad mo siya. So, magiging 3. So, kaya magiging sagot mo 6 over 8 x cubed. Okay, so ito, i-multiply mo sa numerator mo, magiging 6x cubed over 8. But, kung titignan mo,
si 6 at saka si 8 ay may common divisible number. At ang pinakamalaking number na divisible sa kanila ay 2, para ma-simplify natin yung pinakasagot. So kaya i-divide natin yung numerator and denominator natin by 2. So 6 divide mo ng 2, that will give you 3 times ng x cube, kaya naging 3x cube. Tapos 8 divide mo ng 2, that will give you 4. So ang pinaka-simplified na sagot ay 3x cube over 4. So tama ulit yung sagot natin kasi naka-express yung final answer natin na ang exponent ng variable x mo ay positive. Okay? Another one. Sa part C, negative 4y cube minus ng negative 4y quantity cube. Okay? So, magiging negative 4y cube minus, ang gagawin mo, i-distribute mo yung cube na yan sa loob nitong parenthesis na negative 4y. So, magiging negative 4 cube, okay? Magiging negative 4, okay? Cube, ang lalabas dun. Tapos magiging y cube. Okay, pag dinistribute mo yung cube sa loob ng parenthesis. So, tatlong beses mo i-multiply yung negative 4. So, negative 4 times negative 4, that will give you positive 16. Tapos, 16 times mo ng negative 4, that will give you negative 64. Kaya nagkaroon ng negative 64 dito. Tapos, yung natirang y cube na yan, kaya naging negative 64 y cube. Okay? Tapos, etong negative na ito, times mo ulit dun sa negative na yun, magiging positive. Kaya magiging negative 4y cube plus 64y cube. Okay? Now, kung mapapansin mo, parehas ng variable yan. Oh, y cube at y cube din yan. So, parang gusto niya sabihin sa'yo, yung negative 4 na yan, i-plus mo sa 64. O 64 minus ng 4, and that will give you 60. And then you copy the common variable, which is y cube. So, magiging 60y cube ang pinaka-final answer. Okay? So, kaya ganun. Let us say, ang nangyari naman dito, y squared dito. Y squared ang dala-dala ng 64. Hindi mo pwedeng pagsamahin yun kasi naka-cube yun, naka-squared naman dito. Kailangan, para mapagsama mo silang dalawa, kailangan parehas ng exponent ng dala-dala ng variable na yun. So, kaya nagkataon lang dito na arithmetic yung subtraction na ginawa natin doon, arithmetically, kasi parehas ng variable na dala-dala sila, which is y cube. Okay, so kapag kunwari hindi magkaparehas ng variable ng dala-dala nun, kunyari y squared ang dala-dala nung isa, hindi mo pwedeng pagsamahin yun. Yun na kagad yung pinaka-final answer mo kagad. Okay? So sa part D, 2a to the negative 3, b squared, quantity ng negative 2. So ang gagawin mo, i-distribute mo yung negative 2 na yan sa lahat, sa loob nitong buong variable na naka-parenthesis. Kaya magiging 2 to the negative 2, A, tapos magiging negative 3 times ng negative 2 kasi yun yung nasa properties, and then B times ng 2 times ng negative 2. Okay, so yan yung magiging data mo. So, ang lalabas dyan, magiging 2 to the negative 2, tapos ito, negative 3 times negative 2, so positive times, negative times negative, that will give you positive. O, di magiging 3 times 2 is 6, kaya naging a to the 6 na dito. Tapos 2 times ng negative 2, that will give you negative 4, kaya naging b to the negative 4. So, hindi pa yan pwedeng maging final answer mo, kasi ang gusto niya sagot ay naka-positive exponent dapat lahat. So, sabi natin kapag ang exponent ay negative, binababa natin sa denominator at nagiging positive yung magiging exponent niya. Kaya yung 2 to the negative 2 na yan ay equal din sa 1 over 2 squared. Tapos a to the 6, mag-i-stay kasi positive naman yung exponent niya. Tapos yung b to the negative 4 na yan ay equal din sa 1 over b to the 4th. Okay? So, mangyari, dahil na ilagay na natin lahat sa positive exponent yung mga data natin. So, itong 2 squared na to, dalawang beses mo daw i-multiply yung 2, that is 2 times 2, that will give you 1/4. Kaya naging 1/4, tapos a to the 6, and then 1 over b to the 4. So, 1 times ng a to the 6 times ng 1, that will give you a to the 6. Tapos, 4 times ng b to the 4, that will give you 4b to the 4. So, ang pinaka-final answer mo dyan ay a to the 6 over 4b to the 4. Okay? So,
kaya natin kinuha yung positive exponent kasi ang nire-require sa atin sa tanong, dapat yung pinaka-final answer natin naka-positive exponent. Pero kung walang binanggit na positive exponent yung pinaka-final answer, pwedeng ito na kagad yung pinaka-sagot mo. Ito. Ito. Yan. Tapos ito, gagawin mo 1 over 2 squared, magiging 1/4. So, magiging a to the 6, b to the 4th over 4 ang magiging sagot mo kapag kunwaring hindi ni-require yung positive exponent. But, since sa problem, ni-require tayo na dapat yung sa pinaka-final answer natin ay naka-positive dapat yung exponent niya. Okay? So, sa last part, 2a over 3b quantity squared. So, ang gagawin mo, i-distribute mo yung squared na yan sa bawat variable sa loob ng naka-parenthesis na yun. So, kung magiging 2 squared a squared over 3 squared b squared. So, on 2 squared, that is 2 times 2, that will give you 4, and then you copy the variable a squared over, and 3 squared naman ay 3 times 3, that will give you 9, and then you copy the variable b squared. So, kaya ang pinaka-final answer mo ay 4a squared over 9b squared. Okay? Now, let us discuss scientific notation. So, inimbento itong scientific notation na ito para hindi tayo magsulat ng kidami-daming number, mapamalaki man ito o maliit na mga numero. So, ang ginagawa para ma-express mo yung pinaka-data mo into ang scientific notation, yung product ng number between 1 to 10 ay minumultiply natin sa power of 10. Okay? So, like for example, dito sa data na ito, okay, ililipat natin sa scientific notation. So, magsisimula ka doon sa pinakadulo na 0. So, magbibilang ka from there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, doon ka huminto. So, yung number na natira doon ay 2 times ng base 10 and then kung ilang beses kang gumalaw mula doon sa pinaka-reference point mo. So, 14 na beses tayong gumalaw. So, that will be the exponent ng pinaka-base 10 natin. So, itong data na to ay equivalent sa 2 times 10 to the 14. Okay? So, let us say, kunyari naman, huminto ka doon sa pang 13. Oh, kunyari, 3, okay, 6, 9, 12, tapos 13. So, ang natira doon ay 20. So, ang gagawin mo, susulat mo yung 20 na yun, which is 20, tapos times 10 to the 13. Okay? So, yung 20 times 10 to the 13 is just the same as 2 times 10 to the 14. Okay? Parehas lang yan pag pinindot mo sa calculator mo. Okay? So, dito naman tayo sa pangalawang example. So, nandito yung decimal point mo, okay? So, bibilang ka ulit, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. So, magiging 4 times 10 to the negative 13 kasi pakanan naman ang bilang mo. So, ang daladalang exponent nun ay negative 13. So, let us say, kunyari naman, huminto ka doon sa pang 12, okay? So, let us say 3, 6, 9, 10, 11, 12. So, magiging 0.4, okay? Ang magiging data mo, 0.4, okay? Times 10 to the negative 12. Okay? Kasi doon ka huminto sa may pang 12 bilang. So, lagi mong tatandaan, kapag ang bilang mo, pag nag-notation ka ay papunta sa kaliwa, ang magiging exponent ng base 10 mo ay positive. Pag papuntang kanan naman ang bilang mo, ang magiging exponent ng base 10 mo naman ay negative. Okay? So, let's have an example para maintindihan nyo itong scientific notation. So, sa problem number 1, write each number in scientific notation. We are given 5,350,000 m. Sa part B, that is 0.00032. And then, sa number 2, write in standard decimal form, 9.15 times 10 to the 4 and 8.4 times 10 to the negative 5. So, pinalilipat sa atin itong scientific notation na ito into decimal form. Okay?
Okay, let's answer this problem. So, sa problem number 1, write each number in scientific notation. So, sa part A, 5,350,000. So, ilipat natin yan sa scientific notation. So, mag-start yung pinaka-data natin doon sa pinaka-dulo ng 0 kasi yun yung equivalent ng 5,350,000. So, let us say, tatlong beses lang akong gagalaw mula doon sa reference point. So, 1, 2, 3. So, ang natira doon ay 5,350. So, susulat mo yun, 5,350 times 10 to the 3. So, kaya positive yung exponent natin dahil pakaliwa ang bilang natin. Okay? So, kaya ang pinaka-data mo ay 5,350 times 10 to the 3. So, let us say, pinagalaw ulit natin yung decimal point na yun. So, dyan, 3, 4, 5, 6. So, mapupunta yung decimal point natin sa gitna ng 5 and 3 na yon. So, magiging 5.35 times 10 to the 6 kasi 6 na beses tayong gumalaw. Okay? So, kunyari, gagalaw ka pa ulit. Mula ulit dyan, 6 na, diba? Di 7. So, magiging 0.535 na. So, 0.535 times 10 to the 7 kasi 7 beses kang gumalaw mula doon sa reference point. So, kahit ano dyan sa tatlo na yan ang sagot mo, lahat yun ay tama kasi lahat yun ay nagre-represent ng scientific notation itong data na ito. Okay? Another one, sa part B, 0.00032. So, ilipat natin sa scientific notation. So, bilang ka ulit dun mula sa decimal point na yun, 1, 2, 3. So, magiging 0.32 times 10 to the negative 3. So, dahil pakaliwa yung bilang natin, so ang daladalang exponent tong base 10 natin ay negative. So, kaya ang equivalent ay 0.32 times 10 to the negative 3. Okay? So, kung pang ililipat ulit natin, ilalagay natin yung bilang papunta dun. So, 3 na yan, di ba? So, mula dyan, papunta ulit dun, magiging 4 na. So, pwede mong sabihin na ang sagot ay 3.2 times 10 to the negative 4. So, kung aatras mo pa ulit, 4, di pang 5 na. So, magiging 32 times 10 to the negative 5. So, kahit ano dyan sa tatlo na yan, ang sagot mo, pare-pares na tama lahat yan kasi yan ay nagre-represent ng scientific notation itong data na ito. Okay? So, sa part 2, write in standard decimal form. So, ito daw 9.15 na ito times 10 to the 4, ilipat daw natin sa decimal form. So, bibilang ka mula dyan, okay, pagagalawin mo yan, papunta dun sa kabila. So, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, may dalawang bakante rito. Ibig sabihin, ganyan kadami yung 0 na idadagdag mo. Okay? So, kaya ang kalalabasan ng 9.15 times 10 to the 4 na yun ay equal sa 91,500. Okay? So, kung bibilangin mo yan, tignan mo. 1, 2, 3, 4. So, babalik ka ulit dun sa sagot na 9.15 times 10 to the 4. Okay? Another one, 8.4 times 10 to the negative 5. So, ang bilang naman ito, dahil negative yung exponent nito, papunta naman sa kaliwa ang bilang. Kabaliktaran dun sa kabilang ginawa natin. Kasi, nililipat na natin yung scientific notation na to in decimal form. So, mula dyan, so, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ilang zero yung 1, 2, 3, 4. Apat na zero ang idadagdag mo dun sa value na 84 na yun. So, kaya magiging 0.000084. Okay, so yan yung equivalent niya in decimal form. So, kung ililipat mo ulit yung sa scientific notation mula dyan, 1, 2, 3, 4, 5. O, di magiging 8.4 times 10 to the negative 5. So, always remember, okay, kapag given ka ng data, ng given ka ng number at ililipat mo sa scientific notation, lahat ng bilang from starting point papunta sa kaliwa, positive ang exponent. At kapag naman ang galawan ng pagbibilang mo ay papuntang kanan naman, ang exponent na daladala nun ay negative. Ngayon, babaliktarin mo naman siya kapag kunwaring yung scientific notation mo naman ang ililipat mo sa decimal form. So, ang mangyayari, kapag yung decimal point mo ay pinagalaw mo naman papunta sa kanan, okay, ang daladala, yun yung dami naman ng zero na idadagdag mo. Kapag naman, kunyaring negative yung exponent na daladala ng scientific notation mo, ang galawan naman nun ay papunta sa kaliwa para mailipat mo siya sa decimal form. Okay?
Okay, let us discuss radical exponent and radical. So, let us say we are given b to the 1 over n. Okay, so naka-exponential form yung given data natin. Yan ay may equivalent sa radical form. Ang b to the 1 over n ay equal lang din sa nth root ng b. Okay, so yung n na yun, yun yung nagiging root ng radical mo. Tapos yung numerator mo naman ang nagiging exponent ng variable b mo. So parang ganito yan, pag nilipat mo yung b to the 1 over n mo, magiging n. Tapos yan yung magiging root ng radical mo. And then you copy the variable b. Tapos yung numerator niya, di ba 1? O kaya magiging b to the 1. So sabi natin, b to the 1, isang beses mo i-multiply ang b mo is b pa din. Kaya ang equivalent din nun ay nth root ng b lang. Okay? So, ang tawag mo dun sa symbol na ito ay radical. Ang tawag mo naman dun sa n, okay, nakalagay dun sa tabi ng radical na yun ay index. Tapos yung b mo naman, ang tawag mo naman dun ay radicand. Okay? So, ito, napag-aralan na natin ito sa law of exponent. Ang b to the m over n is just the same as b to the 1 over n times the quantity to the m. Kasi itong m na ito, pag dinistribute mo dyan sa 1 over n na yan, that will give you b to the m over n pa din. Okay? Another one, kapag negative naman ang exponent natin, so b to the negative m over n. So, para naman maging positive yung exponent nun, kinukuha natin yung reciprocal niya, kaya nagiging 1 over b to the m over n. Okay? So, kapag pinanik mo yung data na b to the m over n yan sa numerator mo, ang lalabas na sagot pa rin sa'yo ay b to the negative m over n. So, napag-aralan na natin to sa law of exponent. Okay? So, another one is b to the 1 over n times the quantity to the m. So, pwedeng pagpalitin mo lang yung exponent data, magiging b to the m times ng 1 over n. Parehas lang yun. Okay? Another one, nth root ng b times the quantity to the m. So, yung m na yan, dinidistribute yan doon sa loob ng radical mo. Okay? Kaya magiging nth root ng b to the m. Okay? Another one, sa ruling ng radicals mo, ang nth root ng x to the n. So, ibig sabihin ko, yung exponent mo ay kaparehas ng index mo, ang equivalent nun ay yung variable na nasa loob ng radical mo. So, kaya yung nth root ng x to the n ay equal lang din sa x. Okay? Kasi ang kalalabasan niya, pag nilipat mo, x to the n, okay? Tapos, para matanggal yung radical na yun, which is nth root, diba 1 over n yun? Oh. So, n times mo ng 1 over n, that will give you n over n. Ang n over n ay 1, so magiging x to the 1. Ang x to the 1 ay x pa din. Kaya, ang final answer mo ay x pa din. So, lagi mo tatandaan, kapag yung root mo ay kaparehas ng exponent doon sa loob ng radical, automatic yun, ang equivalent nun ay yung variable na nasa loob ng radical na yun. Okay? Another one, nth root ng xy. So, pwede mo yan i-distribute yung nth root na yun sa bawat variable na yun, which is equivalent din sa nth root ng x times ng nth root ng y. Okay? Another one, nth root ng x over y. So, pwede mo din yun paghiwalayin at i-distribute yung nth root na yun, magiging nth root ng x over ng nth root ng y. So, yung mga datang nakuha mo na yan, kailangan mo tandaan para kapag nagsasagot ka na ng mga problems sa topic na ito, hindi ka maguluhan. Okay? At magamit mo yung mga properties na yan. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga pinag-aralan natin kanina. So, sa example number 1, 9 and 1 half. Okay? We are required to simplify all of this problem. So, sa number 2, square root ng 121, and then cube root ng negative 125, and then negative 16 to the 1/4, and then fifth root ng 32, 8 to the 2/3, fourth root ng 3 to the 12, and then 3, and then cube root ng x times ng 2, square root ng x, and then the last one is 4x to the 1/3 over x to the 1 of quantity to the 1/2. So, pinasosolve sa atin lahat yung problem 1 to 9 niya without using calculator. So, we're going to use the law and properties ng exponent and radicals para masolve natin itong problem na ito. Okay? Okay.
Okay, let's answer this problem. So, sa problem number 1, yung 9 and 1 half na yan, ay kuhanin natin yung equivalent na sagot niya without using any calculator. So, ang gagawin mo muna para makuha natin yung sagot, kailangan yung 9 na yan ay ilipat natin into exponential form. So, ang equivalent niyan ay 3 squared. Ibig sabihin, dalawang beses mo i-multiply ang 3 mo, that is 3 times 3, that will give you 9. So, ang equivalent ng 9 sa exponential form ay 3 squared. Tapos, naka-quantity 1 half. So, di ba, itong 1 half na ito, i-multiply mo dun sa exponent ng 2 na yon. So, 2 times 1 half, that will give you 1. At 3 to the 1, isang beses mo i-multiply yung 3 mo, is just the same as 3 pa din. So, kaya ang final answer dyan ay 3. So, ang 9 to the 1 half mo is equal to 3. Okay? Another one, square root ng 121. So, ang gagawin mo, ililipat natin itong radical form na to into exponential form. So, kaya magiging 121, tapos ang square root ay equivalent to 1 half pag nilipat mo sa exponent. So, 121 to the 1 half. So, ang gagawin natin, yung 121 na yan, ililipat natin sa exponential form. So, ang 11 squared is equivalent to 121 kasi 11 times 11, that will give you 121. So, ang equivalent nitong 121 sa exponential form ay 11 squared. Tapos, times to the 1 half. So, itong 2 na to, i-multiply mo dyan sa 1 half, that will give you 1. So, magiging 11 to the 1. So, isang beses mo daw i-multiply yung 11 and that will give you 11 pa din. So, ibig sabihin, ang square root ng 121 is equal to 11. Okay? Another one, cube root ng negative 125. So, negative 125, tapos yung cube root na yan, ililipat mo sa exponential form, that will give you 1/3. Okay? So, kung ano yung root mo, yun yung magiging denominator dun sa fraction na yun. Okay? So, kailangan ilipat natin tong negative 125 na ito sa exponential form para ma-cancel out natin yung exponent na 1/3 na yung sa labas niya. So, ang equivalent nun ay negative 5 cube. Okay? Kasi tatlong beses mo i-multiply yung negative 5, magiging negative 125. Kasi negative 5 times negative 5, that will give you positive 25. Tapos, 25 times negative 5, that will give you negative 125. Okay? So, ang negative 125 is just the same as negative 5 cube. Okay? So, itong 3 na ito, mamumultiply just sa 1/3 na yan, that will give you 1. So, magiging negative 5 to the 1. So, ibig sabihin, ang negative 5 to the 1 is just the same as negative 5 pa din. Okay? So, ibig sabihin, ang cube root ng negative 125 is equal to negative 5. Okay? Another one, sa number 4, quantity negative 16 to the 1/4. So, ang gagawin mo, ililipat mo itong negative 16 na ito sa exponential form at yun ay equal sa negative 2 to the 4th. Ibig sabihin, apat na beses mo i-multiply yung negative 2 mo, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay negative 16. Okay? So, yung 4 na yan, i-multiply mo dun sa 1/4 na exponent niya sa labas, that will give you 1. So, magiging negative 2 to the 1. So, ang negative 2 to the 1 is equal to negative 2. Okay? So, another one, sa number 5, fifth root ng 32. So, ang equivalent niyan, 32, tapos ang fifth root, ang equivalent niya sa fractional forms ay 1 over 5. Kasi kung ano yung root mo, yun yung magiging denominator dun sa fraction na yun. Okay? So, kaya 32 to the 1 over 5. Now, kailangan ilipat natin itong 32 na ito sa exponential form na yung magiging exponent no, kapag minultiply natin doon sa 1 over 5 na yun ay pwede natin ma-simplify. So, ang equivalent ng 32 na yun sa exponential form ay 2 to the 5th. Ibig sabihin, limang beses mo i-multiply yung 2, lalabas sa sagot sa'yo ay 32. So, kaya 2 to the 5th times the quantity to the 1/5. So, 5 times ng 1 over 5, that will give you 1. So, 2 to the 1, that will give you 2. So, kaya ang final answer mo ay 2. Okay? Another one. Number 6 naman tayo, 8 to the 2/3 is just the same as, hihiwalayin mo, 8 squared tapos naka-quantity to the 1/3 kasi 2 times ng 1/3 that will give you 2/3. Okay? So, ang 8 squared ay 64. Ibig sabihin, dalawang beses mo i-multiply yung 8, that will give you 64 to the 1/3. Now, kailangan ilipat natin itong 64 na ito into exponential form. Okay? So, ang 64 ay equivalent sa 4 cube. Ibig sabihin, apat na beses mo i-multiply yung 4, ang lalabas sa iyo ay 64. Kaya 4 cube
times to the quantity ng 2 to the 1 third. So, 3 times ng 1 third, that will give you 1. So, 4 to the 1, that will give you 4. Okay? Another, kung gusto mo naman, ang maging exponent mo naman ay yung fractional part ng exponent. So, yung 8 to the 2 third is just the same as 8 to the 1 third. Okay? Tapos, naka-squared. Quantity squared. Okay? Now, sabi natin, ang 8, ililipat mo yan sa exponential form. At ang equivalent ng 8 sa exponential form ay 2 to the third. Okay? 2 cube. Ibig sabihin, tatlong beses mo i-multiply yung 2, ang lalabas na sagot sa'yo ay 8. So, ang 8 ay equal sa 2 cube. Tapos, naka quantity to the 1 third yun. Okay? Tapos, naka quantity squared siya. So, ang mangyari, ito muna ang gagalawin mo nasa loob ng parenthesis na yun. Kaya, yung 3 times mo ng 1 third, that will give you 1. So, magiging 2 to the 1. Ang 2 to the 1 ay 2 pa din. So, magitira dun sa loob ng term na yon ay 2 lang. Tapos, naka-quantity squared pa. So, pag in-squared mo yung 2 na yon, ang lalabas sa sagot sa'yo ay 4. So, either of the 2, kung ano man dyan sa'yo ang mas madali, o di yun ang sundin mo. Okay? Another one, sa problem number 7 ay 4th root ng 3 to the 12. So, magiging 3 to the 12, tapos magiging 1/4 ang exponent. Kasi, kung ano yung root mo, yun yung magiging denominator dun sa exponent. Okay? So, etong 1/4 na to, kapag minultiply mo dun sa 12, 12 times ang 1/4, that will give you 12 over 4. At ang 12 over 4 ay 3. Kaya magiging 3 cube. So, 3 times 3 times 3, that will give you 27. So, ang 3 cube ay equal to 27. Okay? So, another one, sa problem number 8, 3 times the cube root ng x times ng 2 square root ng x. So, ang gagawin mo, ililipat mo lahat yung mga radical form niya into exponential form. Okay? Para masimplify mo siya. So, magiging 3 tapos x to the 1 third kasi ang root nito ay 3. So, magiging exponent nun ay 1 third. Okay? Tapos 2 dahil square root lang ito. So, magiging exponent ng x mo ay 1 half. Kaya, naging 2x to the 1 half dito. So, ang mangyari, etong 3 na to, imumultiply mo dun sa 2. Kaya, naging 6. Okay? Tapos, parehas na variable na yan. So, you copy the variable x. Tapos, diba ginagawa natin, ina-add mo yung exponent. Kaya, naging 1 third plus 1 half. Okay? So, napag-aralan mo din to sa addition ng real number. So, you get the least common denominator. Yun ay 3 times ng 2 and that is 6. Tapos, tsaka ka mag-cross multiply. So, 2 times 1 that will give you 2. Tapos, 3 times 1 that will give you 3. So, magiging 2 plus 3 over 6 yung magiging data ng exponent ng x mo. Kaya, ang kalalabasan na kapag sinimplify mo na siya, magiging 6x to the 5 over 6. Or, okay, sabi natin, yung denominator ang magiging root ng radical mo. So, magiging 6 root ng 6x to the 5. Kasi yung numerator ang nagiging exponent naman ng radical mo. Okay? Another one, the last one, 4x to the 1 third over x to the 1 half to the 1 half. So, ang gagawin natin, isisimplify mo muna yung nasa loob na term bago natin isama yung 1 half dun sa pinaka parenthesis niya. So, dahil nagdi-divide dito, so 4 divide mo ng 1, that will give you 4, and then you copy the variable which is x, okay? Tapos yung exponent niya, sinusubtract lang natin kasi nagdi-divide. Pag division ang ginagawa, sinusubtract natin yung exponent. Kaya naging 1 third minus ng 1 half, tapos to the 1 half na. So, ganun ulit. 4, tapos you copy the variable and then you get the least common denominator. 3 times 2 is 6. Tapos mag-cross multiply ka. 2 times 1 is 2. And then 3 times 1 is 3. Kaya magiging 2 minus 3 over 6. So, kapag sinimplify mo yung term na yan, magiging 4x to the negative 1 over 6. Okay? Now, tapos naka-parenthesis to the 1 half. So, dapat, ang gagawin mo, etong 1 half na yan, i-distribute mo sa loob ng term na ito. Magiging 4 to the 1 half, tapos times ng x to the negative 1 over 6 times ng 1 half.
Okay, kasi dinistribute na natin yung pinaka-exponent sa labas. So, para masimplify natin yung 4 to the 1 half na yan, dapat yung 4 natin, ilipat natin sa exponential form. So, ang equivalent ng 4 sa exponential form ay 2 squared. Ibig sabihin, dalawang beses mo i-multiply si 2, that will give you 4. So, 2 times 2 is 4. Kaya 2 squared yun. So, 2 squared, tapos ang exponent ay 1 half. Tapos, ito naman, pag sinimplify mo, magtiba sabi natin, multiplication yan. So, 1 times 1, that will give you 1. And then, 6 times 2, that will give you 12. Kaya naging negative 1 over 12 yan. So, itong 2 na to, imumultiply mo dyan sa 1 half, that will give you 2 times 1 half, that will give you 1. So, 2 to the 1 is 2 pa din. Kaya meron kang 2 doon. And then, x to the negative 1 over 12. Kasi yun yung natira dito sa term na to. So, ibig sabihin, ang pinaka-final answer mo, pwedeng ito, 2 to the x to the negative 1 over 12, or, sabi natin, pag binaba natin yung exponent sa denominator, nagiging positive, so pwede natin i-rewrite na 2 over ng x to the 1 over 12, or, kung ililipat naman natin itong sagot na 1 over 12 na to ng x na ito, sa radical, pwede mo rin gawin na 2 over 12 root ng x. Okay, kasi yung denominator ay nagiging root ng radical mo. So, either of these three, kahit ano dyan, ay tama. Okay? Now, let us discuss conditions for radical exponent and radical. So, sa condition 1, sabi niya, no radicand, the expression within the radical sign contains a factor to a power greater than or equal to the index of the radical. So, for example, square root ng x to the fifth violates this condition kasi mas malaki yung exponent ng radicand mo kesa dun sa root ng radical. So, bawal yun. So, isa yun, hindi pwedeng tanggapin sa law of radical exponent and radical. So, another one, condition 2, no power of the radicand and the index of the radical have a common factor other than 1. So, for example, 6 root ng x to the 4 violates this condition kasi si 4, yung exponent ng radicand mo at saka ng root mo, may common factor sila, that is 2. Diba? 2 times 2 is 4. And then 2 times 3, that is 6. So, ang common factor is 2. Eh, ang usapan, dapat ang common factor lang nila ay 1. So, it violates the condition sa radical exponent and radical. So, bawal yan. Another one, sabi niya, no radical appears in the denominator. So, for example, y over square root ng x. So, yung radical mo ay nasa denominator. So, bawal din yun. So, hindi pwedeng maging sagot mo ay y over square root ng x. Kailangan walang radical doon sa ilalim ng denominator. So, yun yung isa pang condition sa radical exponent and radicals. And the last one, no fraction appears within a radical. So, for example, square root ng 3 over 5. So, it violates the condition kasi may fraction ka sa loob ng radical sign mo. So, kailangan walang fractional part dun sa loob ng radical sign. So, yun yung mga condition na kailangan mong tandaan sa pagsisimplify ng mga problems sa radical exponent and radicals. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung pinag-aralan natin sa condition of radical exponents and radicals. So, sa problem number 1, write in simplified radical form. Sa part A, square root ng 12x to the 5 y squared. And then sa part B, 6 root ng 16x to the 4 y squared. And then sa part C, 6 over square root ng 2x. And sa part D, cube root ng 8x to the 4 over y. So, kung mapapansin mo, lahat ng given na yan didn't follow the condition kasi dito pa lang yung exponent ng variable mo sa loob ng radicand mo ay mas malaki dun sa root. So, bawal yun. So, another one, yung mga exponent ng radical mo, okay, dun sa radicand mo ay may common factor dun sa root. Diba? 2, 4, 6. Ang common factor niyan ay 2. Oh, bawal din yun. Another one, sa part C, bawal magkaroon ng radical sign sa denominator. So, katulad nito, may radical form tayo sa denominator. So, bawal din yun. Another one, sabi din doon sa condition, dapat walang fraction sa loob ng radical sign. Eh, ito, naka-fractional yung 8x to the 4th over y mo. So, paano gagawin natin pag sinimplify natin itong mga problem na ito na masasatisfy natin yung mga condition kaninang pinag-aralan natin?
So, yun yung tinatanong dito sa problem number 1 na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, sa problem number 1, we are required to simplify itong square root ng 12x to the pi squared. So, itong example number 1 natin, Biolage's condition 1, kasi mas malaki yung exponent kesa dun sa root. Okay? So, bawal yun. So, kailangan i-simplify natin yung pinakasagot nito na magsasatisfy tayo dun sa condition number 1. Okay? So, ang gagawin natin, factor out mo yung 12. So, ang 12 ay equal sa 3 times 4. Okay? Tapos, yung x to the 5 naman, pag pinactor out mo, magiging x to the 4 times x. Okay? Kasi x to the 4 times x is x to the 5. And then, mag-i-stay na yung y squared mo. So, yung 4 naman dito, ililipat natin sa exponential form. So, ang kalalabasan nun, 3 times ng 2 squared. Kasi ang 2 squared ay equal sa 4. Ibig sabihin, ang 2 squared mo, dalawang beses mo i-multiply yung 2 mo, that will give you 4. Okay? Tapos, ganun pa rin, x to the 4 times x, y squared. Now, lahat ngayon nung may common variable na 2 tsaka 4, pag sama-samahin mo muna. So, magiging 2 squared, x to the 4, y squared, tapos yung 3 na yun, i-multiply mo na dun sa x na natitira dito, kaya naging 3x dito. Okay? Tapos, yung radical sign na yan, ililipat natin sa exponential form. Sabi natin, ang square root, ang equivalent niyan sa exponent ay 1 half. So, kaya magiging 2 squared, x to the 4, y squared, 3x to the 1 half. Okay? Tapos, i-distribute mo yung 1 half na yan sa bawat term sa loob nito. Okay? So, kaya magiging 2 squared to the 1 half, x to the 4 to the 1 half, and then y squared to the 1 half, and then 3x to the 1 half. Okay? Now, 2 times ng 1 half, that will give you 1. At ng 2 to the 1, that will give you 2. So, 2 na kagad ang sagot dyan. Tapos, dito naman, 4 times ng 1 half, that is 4 over 2, and that is 2. So, magiging x squared ng magiging final answer dito sa point na to. Dyan, sa variable na yan. And then, 2 times ng 1 half, 2 times 1 is 1. So, y to the 1 is y pa din. So, kaya magiging y na ito. So, kaya, ang kalalabasan ng data mo ay 2x squared, okay, y, tapos 3x, okay, to the 1 half. O, yan. So, ang gagawin natin, ililipat na natin itong 1 half na yan sa radical form. So, kaya ang kalalabasan nun, 2x squared y, tapos, diba sabi natin, pag nilipat natin yan, magiging square root ng 3x. Kaya naging times ng square root ng 3x. So, kaya ang final answer mo ay 2x squared y square root ng 3x. So, dito, isatisfy the condition kasi ang exponent na daladala na lang nung x mo dito ay 1. Tapos, ang root mo ay 2, diba? So, kaya, mas maliit na yung exponent sa loob ng radical mo kesa dun sa root niya. Okay? So, nasatisfy mo yung condition para dun sa condition 1 mo. Okay? So problem number 2. Simplify naman yung 6 root na 16x to the 4 y squared. So, dito kung mapapansin mo, yung mga exponent ng bawat variable ay may common factor dun sa root na natin. So, kailangan walang common factor dun sa mga variable na yun. Okay? Dun sa exponent at saka sa root. So, kailangan isimplify natin to para hindi natin ma-violate yung condition 2. So, ang gagawin natin, ililipat mo yung 6 root na yan sa exponential form. Kaya magiging 16x to the 4 y squared to the 1 6. Okay? Kasi yung root, yun yung nagiging denominator dun sa exponent. Tapos, yung 16 natin na ito, ililipat natin sa exponential form. So, ang 16 ay equal sa 2 to the 4th. Okay? Ibig sabihin, apat na beses mo i-multiply yung 2 mo, that will give you 16. Okay? So, ang 16 sa exponential form ay equal sa 2 to the 4th. Tapos, x to the 4th, y squared to the 1 6th. Okay? Now, i-distribute natin itong 1 6th na ito sa bawat term na ito. Kaya magiging 2 to the 4 over 6, x to the 4 over 6, and y to the 2 over 6. Kasi, i-multiply mo lang yan. 4 times ng 1 6, that will give you 4 over 6. And then 4 times ng 1 6, that will give you 4 over 6. And then 2 times ng 1 over 6, that will give you 2 over 6. Okay?
Now, let us simplify. Okay? Diba ang common divisible number ng numerator and denominator mo ay 2. So, ibig sabihin, ang 4 over 6 mo ay pwede mong isimplify pa sa value na 2/3 kapag dinivide mo yan by 2 yung bawat numerator and denominator mo. So, magiging 2 to the 2/3 and then x to the 2/3 and y to the 1/3. Okay? Kasi dinivide mo lang yung bawat numerator and denominator mo by 2 kasi yun yung common factor o common divisible number dun sa numerator and denominator mo. Okay? So, gagawin natin, ilalabas natin yung 1/3. Okay? Pa-factor out natin. So, magiging 2 squared x squared y to the 1/3. Kasi pag dinistribute mo rin yan ulit doon, magiging 2 to the 2/3 x to the 2/3 and then y to the 1/3. Okay? Now, so, ang 2 squared, that is equal to 4, that is 2 times 2, that will give you 4. Kaya naging 4 dito. And then you copy x squared and y and then to the 1/3. Tapos ilipat mo na sa radical form. So, ang kalalabasan niya magiging cube root ng 4x squared y. Okay? So, yung sabi natin, yung denominator nito, yun yung nagiging root mo dun sa radical sign mo. Kaya naging cube root ng 4x squared y. Okay? So, we follow the condition 2 na satisfy natin kasi wala nang common factor yung exponent ng radical mo dun sa root mo. Okay? Okay, let us continue. So, sa problem number 3 o sa part C, 6 over square root ng 2x. So, this violates the condition number 3 sa law of radicals and radical exponent. So, kailangan walang maiiwan na radical sign sa denominator. So, ang gagawin natin, para mawala yung radical sign na yan dun sa pinaka-denominator niya, imumultiply din natin dun sa value ng pinaka-denominator mo. So, magiging 6 over square root ng 2x times ng value ng denominator mo. So, that's square root ng 2x over square root ng 2x. Okay? So, 6 times ng square root ng 2x, that will give you 6 square root 2x over square root ng 2x times square root ng 2x, makakancel out na yan. Yung, itong radical sign na yan, kaya matitira na lang ay yung common variable which is 2x. Kaya naging denominator mo ay 2x. So, ang pinaka final answer mo dyan will be 3 square root ng 2x over x. Kaya naging ganyan yung sagot kasi itong 6 na to, pag dinivide mo dito kay 2, that will give you 3 dito. So, kaya naging sagot 3 square root ng 2x over x. Okay? So, wala na yung radical sign dun sa denominator mo. Nandun na sa numerator. That's how you transform it para masatisfy mo yung condition number 3. Okay? So, sa last part, which is D, okay, dapat walang fraction sa loob ng radical. Eh, may fraction tayo sa loob ng radical sign natin. So, kailangan isatisfy natin yung condition 4. So, sa part D, we are given cube root ng 8x to the 4th over y. So, ang gagawin natin, ililipat natin yung radical form na ito, exponential data o exponential form. So, magiging 8x to the 4 over y to the 1/3 kasi ang equivalent ng cube root ay 1/3 sa exponent. Now, biyakin natin itong numerator data natin. So, yung 8 natin, ililipat natin sa exponential form at yun ay equal sa 2 cube kasi tatlong beses mo i-multiply yung 2 mo, that will give you 8. Kaya naging 2 cube yun. And then, pinactor out natin yung x to the 4, that will give you x cube times ng x. Okay? Kasi ang x cube times x is x to the 4 pa din. Over nung y, tapos naka-quantity to the 1/3. Okay? Now, ang gagawin natin para lalo natin matanggal yung fractional part dun sa loob nitong radical sign na to, imumultiply natin yung buong data na yon by y squared over y squared. Okay? So, ang kalalabasan yan, okay, 2 cube x cube times ng xy squared over y cube. So, dinistribute mo lang yung y squared na yan dito sa y squared na ito. Kaya natin ginawang
Nag-multiply tayo ng y squared over y squared para maging y cube yung denominator natin. Para kapag dinistribute natin yung 1/3 na yan dun sa loob nito, matatanggal na kagad yung denominator natin dun sa loob ng radical sign na yon. Okay? So, ang gagawin mo ngayon, itong 1/3 na ito, i-distribute mo dun sa bawat term. So, magiging 2 cube times ng 1/3, that will give you 3 over 3. So, and that is 1. So, 2 to the 1, that will give you 2. Okay? Tapos, x cube times ng 1/3, di 3 over 3 din yon, di 1 din yon, di x to the 1, that is x. Kaya may x ka dun. Okay? Tapos, etong 1/3 na to, i-multiply mo dun sa x na ito. Dinisubit mo, di magiging x to the 1/3. Okay? Tapos, y squared times ng 1/3, that will give you y to the 2/3 over, okay? Pag dinistribute mo yung 1/3 na yan dito, diba magiging 3 times ng 1/3, that is 3 over 3, and that is 1, and that is y to the 1. Ang y to the 1 ay y pa din, kaya naging over y dito. Okay? So, itong 2x over y na ito, ilalabas na natin dun sa term na yon. So, magiging 2x over y times nung x to the 1/3 and then y to the 2/3. Okay? So, ito, okay, kung mapapansin mo, ang common factor nitong dalawa na ito ay 1/3. Okay? So, pwede mong i-rewrite yung pinakasagot na 2x over y times ng xy squared to the 1/3. Kasi pag dinistribute mo ulit yan dito, magiging x to the 1/3 and then y squared times ng 1/3, that will give you y to the 2/3. Okay? So, ang kalalabasan yan, magiging 2x, okay, over y, tapos pag nilipat mo to sa radical form, magiging cube root ng xy squared. Okay? So, kaya ang pinaka-data nun, pinaka-final answer mo ay 2x to the cube times ng cube root ng xy squared over y. Okay? So, dito, parang dito sa sagot na to, baka naguluhan ka dun. So, magiging, diba, 2x over y. O, 2x over y. Tapos, ililipat natin ito sa radical form. So, magiging cube root. Okay? Yung denominator mo magiging root. So, cube root. Tapos, ito yung radical mo, yung nasa loob, yung magiging xy squared. Okay, xy squared. Okay. So, itong term na ito, mamumultiply dito sa numerator na ito. Kaya naging 2x times ng cube root ng xy squared over y. Okay? So, nasatisfy mo na yung condition 4 kasi sa loob ng radical, wala ng fraction. Okay? So, I guess that's it. Sana narami ka natutunan dito sa part na ito. Masyado siyang matrabaho at kailangan mong pag-aralan yung mga law of exponent mo at saka law of radicals mo para masimplify mo yung mga pinakasagot. So, kailangan mo ng maraming practice at maraming pagbabasa ng maraming libro sa algebra and you solve some problems para matrain ka sa pagsagot ng mga ganitong problem. Okay?